Guys, welcome dito sa Resan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Hey, there's a cat. Hangman, Three of Wheels. Parang stagnant ka na. Maybe it's your career na hindi ka na recognize na ganyan stuck. Na parang natali sa ganyan na parang more clarification with this. Nawalan ka ng gana na mag-take ng action to start something or to do something na creative or to work or yeah, yung gawin ko ano yung trabaho mo kasi hindi ka naman na-recognize. So more information sa'yo. Ito upright to. Palang pa yun eh. Yeah, it's upright. King of Swords. Pero naman yung isipan mo. Yung thoughts mo. Your logical. At, intellectual with King of Swords. Pagka-strict ka nga lang. So, more information sa'yo. We have here the Two of Cups. Upright ba yan? Yes, it's upright. Two of Cups upright. So what's with the Two of Cups here? Stay together. Magkakaroon ng union sa inyo, no? Lovers mo, lover mo, na nag-split kayo eh. Nag-split kayo, nag-balay kayo, pero you will be united again or magkakabalikan kayo or else ay kakaroon ng reconciliation, union sa inyong dalawa. So, ano pa? Or para nagiging close kayo sa isa't isa, pwede din ka na Ace of Swords in reverse. What's with the Ace of Swords in reverse here? Ah, may hindi magtatagumpay. It's a family. Ano itong family na ito na hindi magtatagumpay? High Priestess in reverse. Ah, mga ano ito, makukulam? Mangkukulam. hindi. Pwede. Kasi isa, ano. Ano ba itong high priestess na to, itong pamilya na to? Pamilya ng, ano ba yan? Gumagawa ng witchcraft? Ganyan? Gumagawa sila ng witchcraft? Gumagawa sila ng witchcraft? Any witchcraft? Pero, hindi naman intuitive. Wala silang psychic abilities. Why? Hindi sila gifted, natural gifted ng psychic abilities. Oo. Yes. Hindi sila gifted ng psychic abilities or yung spiritual abilities. Pero, ano, yung pangungulam naman or yung paggawa ng witchcraft naman kasi guys, kahit wala kang psychic abilities or spiritual abilities, ay nade-develop yan. Kumbaga, napag-aaralan kasi yan eh. Inaaral kasi yan eh. And yung pinapagana kasi dyan, mga demonyo. Kahit wala ka pang psychic abilities or natural, yung innate na abilities, yung spiritual abilities, ang nagbibigay ng, ano dyan, ng effect, or yung nagpapagana dyan, mga demonyo, at yung pwedeng jablo, mga ganyan. So, ganun. Kumbaga, mga ano lang ito. Feeling ng mga to, may mga psychic abilities sila. Feeling na may mga psychic ability sila. Hindi yan. Baka nakapang psychic attack ka mo. Kasi evil yung aura. Yun ang tingin nila, psychic abilities na yun. So, yung nakapang psychic attack sila. Evil kasi yung aura nila. Pagka, ganun. Oh well. You know, madaming feeling sa mundo. Kadalasan, masamang tao pa. Samang nila lang ang mga feeling sa mundo. So,
So, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, and Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Ano ang dapat mong malaman? The Hangman, what's the Hangman here? Yung connection niyo ng person mo, stagnant, naghiwalay kayong dalawa. Ano yun? Ah, kagagawa ng High Priestess na yan. Gumagawa sila ng witchcraft. Anong dapat malaman dyan? Dahil hindi sila magtatagumpay. Yung pamilya na yan. Ginagawa nila ng deceit scheme, ginagawa nila ng witchcraft yung connection nyo. Kung bakit stagnant daw, pero hindi sila magtatagumpay. Tatanungin ko pa ba kung saan mapupunta ang kanilang kaluluwa? Kung saan mag-suffer after their death? Natural sa impyerno. Yung pamilya na yan. Saan pa ba? So, yan. Ano yung nais sabihin sa'yo ng person? I replay our conversations over and over. Sa isipan niyo man, or kung yung mga messages niyo, ganyan. I remember every detail of that day, and I know that I crossed the line with you. Yun ang gusto nang sabihin sa'yo. So, hindi ko na alamin kung anong mangyayari doon. Alam naman natin na yung mga ganyan, dito pa lang sa mundo, yung mga ganyan na gumagawa ng mga witchcraft, nagkakaroon na ng bad karma, nagdurusa na eh. Lalo na sa kabilang buhay. Magdurusa pati yan. No? Torture yun doon sa impyerno, yung mga yan. So, yan, forever yan. So, ano yung wish mong mag-grant? Itong ex-lover mo, yung person na naghiwalay kayo, na separation kayo, na split kayo, ano yun? Hindi mo na ma-feel yung parang na left out in the cold ka ng person na yan. Hindi na kayo, kumbaga makarecover na kayo sa sadness, sa pagdurusa na, of course, dahil sa hiwalay nga kayo, no? At hindi mo na ma-feel yung na-left out in the cold ka kasi ano, you will be together. You will build a strong one. Makasama mo na siya. And, kasama nyo na yung isa't isa palagi. Oh. And, strong na yung inyong relationship, matibay. And ano pa, ano ang energy ng person mo na yan sa'yo ngayon? Person. Ay, your person is persigido, buong loob, determinado, naipursu ka, ano pa. Wheel of, four of wheels. upright ba yung four of wheels? In reverse. What's with the four of wheels here in reverse? Meron siyang, ano itong bibitawan niya? Handa niyang kalimutan, i-let go, or i-release sa buhay niya na in order to have a new beginning with you, material na bagay. Yes. Material. Siguro, bakit may kailangan siya i-sacrifice? May kinakailangan i-sacrifice siya. Umapiktuhan material or source of income niya or ano. Meron nga. May mag-in. Maring pag gumuo na kayo ng pamilya ay hindi na siya gaano makapag-focus sa work niya. Ganon. O mapiktuhan yung kanyang work. Mga ganyan ba? Yung kanyang stability financially,
Ganun. Pero handa niya yung pakawalan. Handa niya yung bitawan. Just to start a new beginning with you. Hindi naman siguro kailangan na mawalain sa kanya, no? Kung baka lang, kung maapektuhan ba, handa niyang piliin ka kaysa sa material na bagay. Ganun yung person mo. Message ng angels for you. Get some exercise as your body becomes stronger. You begin to feel stronger in all ways. Get some exercise too. Mag-exercise ka daw. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. Ganun talaga, palagi may kontrabida, kontrabido, sa happiness ng iba, ganito dito sa mundong to, kaya madami ang nasa impyerno. Ngayon, madami sa impyerno ngayon. Kaysa sa langit. Kunti lang sa langit. Yung sa Garden of Eden, doon yung nilalagay yung mga kaluluwa ng tao na save na righteous. Pero yung madami sa impyerno, guys. Kasi madami masama eh. Madaming evil na tao. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan pa rito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay manotify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At pagka-like naman po at pagki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading na ito.